isang mapagpalang araw, mga idolo. May biglaang lakad na naman tayo, mga idolo. May tumawag sa atin ng mga liaison officer from Manila upang isilay ipasyal dito sa Ilocos, mga idolo. So, biglaan ito kasi nga alas 9 sila tumawag sa atin para silay ipasyal at nagtanong ng biyahe natin. Kaya lang, nag-confirm sila ng alas 12, mga idolo. May mga itinerary silang binanggit sa akin. So, ang gusto nila, pumunta kami ng Paway, tsaka yung Malacanang of the North, tsaka po yung Sand Dunes. Kaya lang, dahil nga mag-aalas 12 na, nung nag-confirm sila, hindi natin kakayanin yung mga idolo. So, papalitan na lang natin ng ibang tour experience ang kanilang Paway Church to Bacara Church, mga idolo, kasi malalampasan natin. Kasi tinanong ko sila kung anong yung prefer nila na pupuntahan. Ang sabi nila, gusto nilang makita ang Patapat Bridge, mga idolo. So, yun. At isa pang papalit natin sa Sand Dunes nila ay ang Batanes of Ilocos Norte, mga idolo. So, dito kami magkikita sa mga Unit of Lawag, mga idolo. Dito ko sila i-meet ngayon, mga idolo. So, nandito na tayo. At mag-alauna na nung mapipigit ko sila, mga idolo. So, ngayon ay hantayin ko sila dito, mga idolo. So, ayan na, mga idolo. Naisakay na natin sina Sir. So, punta na tayo sa Bacara. From Lawag to Bacara, magkatabi lang kasi yun yung municipalities ngayon, mga idolo. Pagkalagpas mo ng bridge, kakalawa ka na, idolo. Tapos yun, matutumbok mo na rin yung itong Bacara Church, idolo. Ano po siya? So ayan, mga idolo, tapos na yung Bacara Church na itinerary namin. Yun ang hindi kasama sa itinerary nila, mga idolo. So dito sa susunod na pupuntahan natin yung Cape Bujidor ng Burgos. Ito kasama talaga ito sa itinerary nila, mga idolo. So pupuntahan na natin. So from Bacara, Pasukin, and then Burgos, mga idolo. So ayun. Yung Pasukin, mga idolo, dito yung sinabi ko na bilihan ng asin. So, wala naman masyadong pupundahan doon. Although may magandang beach resort doon, kaya lang hindi na kaya talaga ng oras namin, mga idolo. Kaya diretso kami sa Cape Bujidor ng Burgos. So, ayan, mga idolo, approaching na tayo sa papasok papunta sa Cape Bujidor. So, pag galing ka ng Manila area, sa kanan po tayo dito sa may backyard dito, mga idolo. Kapag tourism season dito, mga idolo, like summer and Christmas, hanggang dito ang pumaparking. So, hindi ka makakaparking doon hanggang sa taas kasi nga masikip yung kalsa, yung space doon, mga idolo. Makikita nyo mamaya. So dito, mga idolo, ang mga karamihan na pumupunta dito kapag
Saturday, Sunday ay mga bikers, mga idolo, kasi uphill ito mga idolo, backyard. So yun, dito sila nagpapalakas, kumbaga. So magandang ano, pag-exercise dito mga idolo. At pati mag-jogging pwede rin, napaka-inam din para mag-jogging dito pa taas, kasi nga talagang may exercise yung muscles mo mga idolo, para paahon. Ayan. So approaching na tayo. Dati-dati ito mga idolo, ano, pwedeng umakyat hanggang sa taas, pero nung marami nang pumupunta dito, dinevelop na nila para rin sa mga income generating ng mga taga Burgos at taga Pasipin mga idolo. Mga idolo, kaya ito yung ano, yung mga stalls ng souvenir shop. So ito, makakabili na kayo ng mga miniature ng people dito, windmill, ganun, mga t-shirts. So nandito na mga idolo, dito na kayo makakabili ng mga kasalubong ninyo kung gusto nyo ano, pumunta dito na ano, kay Fujidor mga idolo. So ayan, share tayo dito. So, ayan na nga mga idolo, maglalakad na lang ako. Yung mga ano, mga guests natin nagsumakay ng tricycle. So, pangkabuhayan na rin siguro ng mga locals dito 'yan sa Burgos, na yung tricycle na 'yan. So, ako nag-decide na lang ako pakyat para exercise pa mga idolo. So, kung very tight budget yung mga ano, yung budget natin at ano, gusto niyo makapag-exercise pa, mas maganda maglakad, kasi saglit lang naman yan, akyat, mga ano lang yan, ilang metro lang yan. And then yun, so nandito na tayo, tanaw na natin yung lighthouse mga idolo. At yan, pag akyat mo dito, ito yun na yung ano, tatanaw mo itong panoramic view na to. Paano mo naman yan ano, may hindi yan, isang breathtaking na ano, na view ng idolo. So mas ano, mas maganda talaga pag ano, nilalakad, di ba? So hindi na ako pupunta sa ano, sa taas, kasi nga mas gusto kong ano, kapag mapuntahan nyo ay mas magandang ano, kayo ang magpapatunay na maganda nga yung ano, yung view diyan mga idolo. Ayan, pasyal kayo dito sa ano, sa Cape Fujidor. Itong ano, sa bagay, sa mga travelers talaga, kasama to sa mga itinerary nila. So sunod dito pag kapag pumupunta dito sila dito sa Kapurpurawan. So yun naman ang next destination natin sa Kapurpurawan mga idolo. So ayan, tapos na tayo sa lighthouse. So kanan naman tayo ngayon papuntang ano, Kapurpurawan mga idolo. So approaching tayo dun sa sinasabi ko dun sa previous na video natin na picnic area, rest area na rin. So ito yun mga idolo, yun yung nasa, yung sa baba niyan mga idolo. Pwede kayong ano diyan, pwede kayong mag-picnic at ano, at magpahinga kung kayo galing sa malayong biyahe. Diyan mga idolo, libre lang yung ano, yung ano naman diyan, libre lang yung pagpasok naman diyan kasi walang entrance fee. Maliban na lang kung kukuha ka ng kubo. So yun, yung sinabi ko noon na sa previous na talagang ano, magbibigay ka lang sa mga locals doon ng 50 pesos mga idolo. Ayun. Going to Kapurpurawan na tayo.
So dito na tayo sa ano, Kaporporuan Tourist Information Desk. So doon, mga idolo, nagbayad tayo ng ano, ng environmental fee. At nagpalista na rin sa ano, doon sa Tourist Information Desk, mga idolo. So papasok din dito lo, ano, may malalampasan din tayong andon. Solar farm, mga idolo. Hindi ko na nabidyohan, mga idolo, at ano, naka-mount kasi itong ano, itong camera, kaya hindi ko na nahugot. So ito, nandito na tayo sa Kaporporuan, mga idolo. So ito, yun yung mga guest natin, yung lima na yan. Ayan, so ito, nagparking lang ako, mga idolo, kasi hindi pwedeng pumarking dyan. Magdadrop off lang tayo ng tao dyan, tapos pupunta tayo sa parkingan. So yun, bumalik ako at susunod ako doon sa ano, sa rock formation, mga idolo. Ayan, alright. So dito, mga idolo, may mga souvenir shops din. So mayroon din kainan, may empanada din dito, mga idolo. So ang pwede pong bang gawin dito sa ano, sa Kaporporuan ay yung ano, horseback riding, mga idolo. May mga kabayo din diyan. So yun, kung ano, maluwag-luwag yung budget, pwede niyo i-try yan, mga idolo. Horseback riding. So yun, makikita niyo mamaya. Ayan. Papasok tayo dito sa may ano, sa tunnel ng mga ano, sa Ilocano, mga idolo, yung ano, yung may mga tinik-tinik na ganyan, eh, ano, Candiruma ang tawag doon. So ayun, dito tayo. Papasok tayo dito, mga idolo. Let's go ulit. So after ng dramatic entrance dun sa tunnel ng Candiruma ay eto na ang ano, bubungad sa inyo, mga idolo. Isang napakagandang tanawin mula sa modern nature. So ang ganda dito, mga idolo. So ayan yung ano, yung dagat, tapos yung rock formation na nga, mga idolo. So sumikat na ang Kaporporuan dahil kay ano, kay Bossing Soto. Dito kasi sinuting yung ano noon, yung Enteng Cabezote. So ayun, ayun yung kabayo, mga idolo. Yung sinasabi kong pwedeng gawin dito ang mag horseback riding. Kung tight budget ulit, maglakad. So mas maganda siguro maglakad, pero pag may extra, ayan, subukan niyo yung ano, subukan niyo yung horseback riding na yan. Maganda yan, mga idolo. So para makatulong na rin sa mga local people, kasi yan ang ano, hanap buhay din nila. Yo. Yan.
So ayan mga idol, tapos na tayo dito sa Rapport 401 Black Formation. So paalis na tayo dito, then papunta naman tayo sa Banggigil Mills mga idol. So dito malalapitan natin ang mga windmills na nakikita natin sa malayuan doon sa mga napuntahan natin. Dito yung pinatayo noon na pinakaunang windmills dito sa Ilocos Norte. So dito nag-umpisa yung mga windmills. So sampu yan noon mga idolo. So dito sa pinagparkingan natin may mga nag-offer na yan na dyan ng ATV experience. So dito meron din ulit mga souvenir stores mga idolo. So support local lang tayo. Kung meron, sige, nabili tayo ng mga produkto nila mga idolo. So ayan, ito yung mga unang windmills na mga idolo. So, ayun, after few minutes, natapos na kami sa Bangi Windmills. Ayun, papunta naman na tayo ng Pagudpud. So, papasyalan sana namin yung Sentinela Hills, mga idolo. Kaya lang, yung oras namin ay talagang, medyo very, very, very tight na. Kasi, ang gusto talaga nilang mapuntahan ay ang Patapat Bridge. So, ayun, baka ang pupuntahan na lang namin ay yung Saud tsaka yung Batanes of Ilocos Norte mga idolo. So ayun, approaching na tayo dito sa Arc ng Pagudpud mga idolo. Ito yung laging pinagpipicturan ng mga riders at mga biyahero mga idolo. Itong sikat-sikat na Pagudpud Arc mga idolo. So ayun, going to Saud tayo mga idolo. Pagudpud. So ayan mga idolo, malapit na tayo sa Saud. Ngayon mga idolo, kapag pumunta kayo ng Saud, huwag kayong paparking dun sa may bungad kasi may bayad doon. Dito tayo sa likod para makamenos tayo ng parking fee at saka registration fee. So dito na yung Saud Beach, White Sand Beach mga idolo. Gandang maligo dito. Must try. Ito yung nasa itinerary nila to mga idolo, Saud. Pero yung Sentinela at itong susunod na Batanes of the Ilocos Norte wala sa itinerary nila. So ako na lang po ang gumawa ng itinerary nila mga idolo. Ito na ang Saud. So ayan mga idolo, tapos na tayo doon sa Saud. Nag-teacher lang, hindi na sila nag-swimming kasi wala talaga silang balak mag-swimming mga idolo. So pag kagaling doon, left ulit tayo papunta sa Batanes o Ilocos Norte. So ito, hindi masyadong pinagpupuntahan to mga idolo kasi na-viral lang to sa isang Facebook post ng isang netizen. So ito pinuntahan nila. So ito na nga, paano di ka mapupumaling dito, ang ganda. So bale, pag nag-parking ka doon sa baba mga idolo, konting akyat lang. So kailangan nyo ng hiking shoes dito. Dapat may spike yung mga sapatos nyo para makita nyo ang isang breathtaking love dito.
walang ano dito, walang entrance fee mga idolo. So ayan, picture lang tayo, nag-picture. Ito ang Batanes of Ilocos Norte. So ang Batanes o Ilocos Norte ay situated at Barangay Kaunayan, Bagot po. So dito na tayo sa Batabas Prince mga idolo. Sinabi na tayo. So ayun, nakaabot din sila sa kinakatanyag na bridge ng Ilocos Norte, longest bridge by the seashore. So ayun mga idolo, salamat sa panonood at sana ay pagpatuloy nyo ang pagsuporta sa channel na to. Maraming salamat at magandang araw at God bless po sa ating lahat mga idolo. Dito sa channel na ito, kayo ang aking idolo.